So, ngayon po ay, yan, okay na po yan. Nakapag-picture ka, Nalay. Nalay. Hello, Lay. Lay. Lay, naririnig ako. Okay. Oh, checking off attendance. So, ang ating pong early bird ay si Divina Manangan. And then, Kiel Diocaresa, Lay Narciso, Alexander De Assis, Shane Gutierrez, Matthew Valentino, Kurt Sanchez, Daniel, Laksa, Tampos, Aguas, Guillermo, Dungka, Kagyat, Bernardo, Kiambao. Sino po ang hindi natawag? Lahat po ba kayo ay natawag? Opo. Okay. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Hindi. Opo, ano pong pangalan ng hindi? Vizcaino po. Vizcaino. Okay. So, bukod kay Vizcaino, sino pa ang hindi natawag? Lahat po ba ay natawag? Oh, wala na na. Si Vizcaino lang. Oh, sige, let us move on. So, ayan. Oh, pakibasa po ang nasa screen ninyo, Divina. Hello, Divina. Hello, Divina. Po, si Kiel. Kiel, pakibasa po kung ano nakikita sa screen. Sa module na ito, inaasahang may pamamalas po ang susunod. May bibigay ang kahulugan ng pagtitipid at pag-ipon. Okay. So, yan po ang objective ng ating lesson 5. Okay? Which is pagtitipid at pag-iimpo. Okay? So, binigay ko na po yung mga activities na gagawin ninyo since Monday. So, ngayon po ay Thursday na po tayo. So, kailangan ko na po mag-discuss sa inyo. Kasi, kung naka-face-to-face tayo, dapat i-discuss ko na yan. Kaso nga, nag-suspend pa rin dahil sa masamang panahon. Okay? And then, next. Pasensya na, mabagal lang ang aking laptop. Okay. So, si Alexander. Alexander, pakibasa nga. Sa module na ito, inaasahan na may pamalas mo ang sumusunod. Ito, napapahalagahan ang pagtitipid at pagmamahala sa naipok bilang mga katangian na dapat tanggilain ng tao upang mapaunlad ang kanyang sarili, kapwa at pamayanan sa pamamagitan ng pagsasaad ng mga epekto ng pagtitipid at pag-iimpok. Okay. Thank you, Alexander. So, kapag po sinabi natin na pahahalagahan, na-value nyo, okay? Nabibigyan nyo ng importansya ang kahalagahan ng pagtitipid at pamamahala. When we say pamamahala, tayo po ay steward lamang. Kasi yan po yung utos sa atin ng Diyos na tayo yung taga-pamahala. We are the steward. Kung ano man po yung mga meron tayo ngayon dito sa mundo. Okay? Kasi hindi naman po lahat ng meron tayo ay madadala natin kapag tayo ay namatay. Okay? So, bakit tayo niya mag-move? Ayan. Pasensya na. Slow ang aking laptop. Okay. Next, Shane Gutierrez, pakibasa. Hello, Shane. Ito, inaasahang maipapamalas mo ang sumusunod. 3, nakapagbabahagi ng mga sariling karanasan tungkol sa pagtitipid at pag-iimpok. Okay. So, kapag po sinabi natin nakapagbabahagi, you can share your experiences kung paano po kayo nagtitipid at nag-iimpok. Okay?
So, yan po ang objective ng ating lesson for this week. So, now let us move. Oh, my feeling. Are you happy? Are you excited? Are you sad? Okay. Yan. Oh, kapag po nakikita ang bangko, ano po ang inyong feeling? Tanungin natin si Matthew. Matthew, ano ang iyong pakiramdam kapag ikaw ay nakakakita ng bangko? Hello, Matthew. Matthew, nandiyan ka pa ba? Ayaw sumagot ni Matthew. Si Valentino. Valentino, ano po ang inyong nararamdaman kapag kayo po ay nakakakita ng bangko? Hello, masaya Valentino. Po. Ha? Masaya po. Bakit po masaya? Kasi nakakakuha po ng pera. Nakakakuha ng pera. At ang mahalaga, kung mayroon kang makukuhang pera. Kasi baka nakakita ka lang ng bangko, wala ka namang perang kukunin. O, di ba? O, next. Yan. So, sabi niya, ako bilang tagapag-ingat ng aking biyaya. So, sa pagpasok sa bangko, may pamimigay na mga saving pictures sa bawat kliyente. And then, hahatiin ng mga mag-aaral sa apat na pangkat at may pamimigay ng mga larawan sa bawat pangkat. So, hindi ko na po kayo i-groupings kasi po wala po tayo sa tawag ito, sa face-to-face at it will be time-consuming kung tayo ay mag-group pa sa online. Okay? Siguro mag-ano muna tayo. Sharing muna tayo. Okay? So, let's hear from Kurt Sanchez. Kurt Sanchez, ano po ang inyong masasabi sa karanasan ninyo sa pagtitipid o pag-iimpok? Hindi man ako nag-iimpok man, pero pag nag-impok ka, ma'am, or pag nag-impok ka, ma'am, pwede mo mabili yung mga pangangailangan mo kung nawalan ka ng budget. Pwede ka kumuha doon. Yun ang sagot ko, ma'am. Okay. So, kapag po tayo ay mayroong isinuksok, mayroon po tayong huhugutin. Okay? So, kapag mayroon po tayong itinagong salapi, okay, mayroon tayong makukuha kapag tayo po ay nangangailangan. Okay. Thank you, Kurt. How about Daniel? Daniel, ano po ang inyong maibabahagi na karanasan ninyo sa pagtitipid o pag-iimpok? Hello, Daniel. Nandiyan ka pa ba, Daniel? Ayaw sumagot ni Daniel. How about Laksa? Laksa, naririnig ba ako? Opo, ma'am. Okay. So, ano po ang inyong maibabahagi patungkol sa pag-iimpok o pagtitipid? If po na may emergency, pwede ka po kumuha nito. Okay. So, just like yung sabi kanina ni Kurt, kapag mayroong itinago, mayroong makukuha. Okay? Laksa, matanong ko lang, magkano ang binibigay na allowance sa iyo ni Mama at ni Papa every week? Pag 1 week po, 1K po, Mama. Wow, social! 1 week, 1K! Pero si ate ko po yun. Hindi po sila Mama. Ah, si ate magbibigay ng bounce sa iyo? Apo. Yayamanin si ate, mayroong binibigay na 1K sa iyo? O paano mo naman binabudget yung 1K mo for week?
May dala naman po akong lunch tsaka recess, kaya hindi naman po masyadong nagagastos. Pagpamasahe lang po, ganun. Sobra-sobra yung 1K mo per week. Bongga ka! Malaki pa yung allowance mo sa akin. Nen? Oh, sige. Oh, how about si Tampos? Hello, Tampos? Hello, Tampos? Naririnig ba si Ma'am Lon? Oh, si Tampos, ano po ang inyong karanasan sa pag-iimpok o sa pagtitipid? Hello, Tampos? Kayo po ba ay nagtitipid? Nag-iimpok? Hello? Hello, Tampos? Ayaw sumagot ni Tampos. How about Paulina Aguas? Hello, Paulina? Paulina? Class, hindi ko makikita yung mga nagre-raise ng hand kasi naka-open yung PowerPoint. Kung sino po yung nagre-raise ng hand, pwede pong unmute yung mic and then you will mention your name and then you will say, Ma'am, ako po si... Ako po. Okay. Ako po, may sister po. What's your name, my dear? Kelly Gallardo po. Ah, sige. Si President Kelly. Mahalaga na tayo ay magtipid upang makaiwas sa mga utang at lalo na kung may bibilhin tayong bagay ay importante. Para kung sakali man pong nag-iipon tayo, may iwasan natin yung pag-uutang at sa mga importante yung bibilhin natin, mabibili po natin. Okay, thank you. O, diba? So, kahit grade 7 pa lang kayo, alam na ninyo yung utang. Okay? So, as early as now, kayo po ay matutong magtipid, mag-impok. Okay? Mag-save. So, halimbawa si Laksa na mayroong 1K per week na allowance. Okay? So, sabi mo nga, mayroon ka namang baon na pagkain. So, pamasahe lang yung nagagastos mo. So, yung excess nun, you can save it for your future. So, kapag kunyari, nakaipon ka na, and then, mayroon kayong project or mayroon kayong dapat na talagang paggastahan na importante, pwede mong kunin yung na-save mo. Okay? So, yun po ang kahalagahan ng pag-iimpok o pagtitipid. Okay. So, sandali lang. Mabagal ang ating laptop. Hindi ko na po ma-accept yung mga nagsisend ng ay nagpapa-admit kasi nagpre-present na po ako ng PowerPoint. Okay? Yan. Cellphone ng pagtitipid at pag-iimpok. Okay, wait lang. Kasi hindi na-edit ni Manlon ito. Dahil mabagal ang aking laptop. Okay. Ayan. So, balikan natin yung kanina. Okay, so sabi niya, isulat sa mga kahon na nasa cellphone ang ilan sa iyong mga realisasyon na nais mong isakatuparan upang maipamalas sa mga angkop na kilos sa pagtitipid at pag-iimpok. Okay? And then, stop. Para sa mga gawaing nais mong itigil, and then pause. Para sa mga gawaing nais mong pag-isipan o pagnilayan kung aalisin mo o ipagpapatuloy mo. And then,
clay para sa mga gawaing nais mong ipagpatuloy sa kasalukuyan at next, para sa mga aksyong plano mo pang gawin para ikaw ay makatipid at makapag-impo. So, this will be your activity or assessment, okay? Your evaluation. Kasi ilang araw ko na kayo binibigyan ng activity. So, this time, kayo po ay gagawa ng sarili ninyong cellphone. Ayan. So, dyan po sa cellphone ninyo, mayroon po siyang stop, play, pause, and next. Okay? So, mamaya isi-send ko sa GC yung paliwanag ng stop, play, pause, and next para maunawaan din ng mga classmate na hindi nakapag-join ng online class. Okay? Ito po ay ilalagay nyo sa long band paper. Okay? And then, ayan, ito po yung mga tanong. Mga gawaing nais mong itigil para po yun sa stop. And then, sa play, mga gawaing nais mong ipagpatuloy. And then, dun sa pause, mga gawaing nais mong pag-isipan. And then, dun sa next, mga aksyong plano. Okay? Lay, na-capture ba to? Hello? Na-screenshot mo, Lay? Opo, ma'am. Okay, thank you, Lay. O, yan. Yan po ang inyong pinaka-evaluation. Kasi hindi tayo sure kung mamayang gabi, mag-post na naman ng announcement si Mayor na wala pa rin tayong pasok bukas. So, 1 week tayong naka-online class at naka-modular mode of learning. So, ito na po yung pinaka-assessment na gagawin ninyo. Ito na po yung pinaka-output ninyo. Okay? Performance task. And then, ayan, mga gabay na tanong, nice ba ninyong maging mabuting katiwala ng inyong na-info? When we say mabuting katiwala, good steward, just like what I have mentioned a while back, tayo po ay taga-pangalaga lang, taga-pag-ingat, tayo po ay steward. Hindi po natin masasabi na yung na-impok natin o yung natipid natin, na-save natin ay dahil sa mga pinaghirapan natin. Ito po ay biyaya pa rin na galing kay God. Lahat po nang meron tayo, lahat po ay galing sa Diyos. Wala po tayong may pagmamalaki na galing ito sa sarili ko. Wala po. Lahat po ay nanggagaling sa Diyos. Kasi kung hindi sa biyaya ng Diyos, wala po kayong masisave or kung ano man yung meron kayo sa bahay, kung ano man yung meron kayo ngayon na nai-enjoy ninyo, lahat ng yan ay galing sa Diyos. Okay? And then, anong mga katangian ang kinakailangan ninyong taglayin upang maging taong matipid at mapag-ipon? Okay. So, kanina, sabi nung isa, ma'am, hindi pa po ako talaga nakakapag-save. So, I hope itong lesson nating ito ay maging eye-opener sa inyo upang mag-umpisa kayong mag-ipon, magtipid, at mag save talaga sa bangko. Okay? If you will say, ma'am, paano po yun? 13 years old pa lang ako. Paano po ako mag-open ng account? Pwede naman po ninyong ayain si mama o si papa para kayo po ay makapag-open ng savings account sa bangko. Okay? And then, batay sa mga naging talakayan, ano sa tingin ninyo ang ating aralin sa linggong ito? O, diba? So, nasabi ko na sa inyo kanina. So, ngayon pa lang lumabas yung ating katanungan. O, sandali. Ayan. So, ang ating Module 5, yan po ay galing kay Sir Ronel D. De La Peña. Okay? So, yan po ay hiningi ko kay Sir Ronel De La Peña. Okay? So, pakibasa po ang ating topic. Si Dungka Cyril. Pakibasa nga, Cyril. Ma'am, umalis na nata siya kasi mahina po daw yung signal niya. Okay. Tsaka wala po daw lumalabas sa screen niya. Okay. And then, how about si Kagyat? Ma'am,
Hagyat, nandyan ka ba? Wala na si Kagyat. Oh, Bernardo, nandyan ka pa ba, Bernardo? Hello, Bernardo? Wala. Ma'am, pwede ako. Oh, anong pangalan mo, my dear? Divina ko. Oh, sige, si Divina. Kanina hindi nakasagot si Divina. Oh, sige, go, Divina. Module 5. Pagkikipit at pag-iimpok bilang pangangasiwa. Pangabiyaya ng Diyos. Okay. So, sorry, ma'am. So, pagtitipid at pag-iimpok bilang sariling pangangasiwa sa mga biyaya ng Diyos. So, when we say pangangasiwa, yun po yung sinasabi ko sa inyo na we are being steward. Tayo po ay nangangasiwa, nangangalaga, or we protect, we value kung ano man po yung binibigay sa atin ng Diyos. Okay? And then, ayan, sa paglinang at pagpapalalim, okay, hindi ko pwedeng i-pass the point kasi tayo po ay naka-online class. Okay? Ano ang pinag- Ma'am, sorry po ma'am kung marinig umulan. Okay. Hindi ko po marinig umulan. Ayan anak, naririnig mo na ba ako? Naririnig na ba ako? Hello, hello? Naririnig ba? Namin din po umuulan eh. Malakas. O, sige. So, hindi ko pwedeng talunin ng ulan kung malakas ang ulan. Okay? Lahat ba kayo, hindi niyo ako naririnig? Naririnig ko. Tumog ka, ma'am. Tumog ka dito. Okay. So, so sa ibang... Sobrang lakas naman. O, diba? Sobrang lakas? O, sige. So, ano to? Pamprosesong tanong. Ano ang pinakamadalas na ginagawa mong pagtitipid? Paano ito nakakaapekto sa iyong pamumuhay at sa kapaligiran sa iyong sa inyong nasasakupan? Ano ang hakbang na ginagawa mo at ang at ng inyong komunidad upang mapagtagumpayan ito? Okay. So, skip muna natin 'yan. Okay? Ayan. Okay. And then sandali lang. So, ito na po yung ating discussion proper. Asan na si Mao? Hindi ko siya makita. Okay, sige. So, sabi niya, ang economics ay isang agham, panlipunan na naglalayong planuhin ang paggamit ng limitadong pinagkukunang yaman upang matugunan ang walang katapusang pangangailangan ng tao. Okay? So, kung kayo po ay nakaka-follow or nakakasunod sa nangyayari sa ating bansa. So, alam na ba ninyo ang latest? Hello? Hi. O, ano po ang latest sa balita ngayon? Nakulong na po si Alice Pulo. O, diba? So, nakita na o nahuli na si Mayor Alice Go. Okay? So, yun po yung pinaka anong dawag? Trending na usapin ngayon sa ating bansa. And it really affects our economics. Bakit? Kasi po dahil po sa mga pogo na nangyayari na marami po yung apektado dyan. Okay? Una sa lahat, yung mga pogo workers. Kasi yung mga pogo workers, yung iba dyan ay mga na napilitan lang or naging biktima lang. Kung kayo po ay mayroong natatanggap na mga text messages na ikaw ay nanalo ng ganyan-ganyan, o kaya sabihin niya sa'yo, ikaw ay napili at pwede mong i-claim ang prize mo, yan po ay mga pakulo ng mga nagtatrabaho sa POGO. Okay? Kaya mayroon po tayong tinatawag na ang tawag doon yung sa SIM card, okay? Di ba, pina-register natin yung mga SIM card natin? So, isang, ano po yun, reason kung bakit
pinasa nila yung SIM card registration para maiwasan po yung mga ganun na nagsisend ng mga text messages sa atin. Pero kahit na meron na po tayong SIM card registration, meron pa rin po tayong natatanggap ng mga text messages na ganun. Okay? So, yan pa rin ay likha pa rin ng mga POGO workers. Okay? Mga scammers. So, apektado po ang ating ekonomiya. Bakit? Kasi kapag po kayo ay anong tawag doon yung nabitag or parang na-catch kayo doon sa mga ganong text messages and you will give your account, let's say your name, your cellphone number or your GCash number, ayan. So, kukunin na yung parang scammer, ma'am. Yes, scammer talaga. So, kukunin na yung inyong mga pinag-ipunang pera. Okay? So, maging maingat kayo doon. Okay? So, yan po ang bakit tayo dapat na maging alerto at maging maingat. Huwag po kayo agad-agad na naniniwala doon sa mga text messages na ganun ang mga laman or mga content. Okay? Okay, so sabi niya, bilang isang aghang panlipunan, ito ay nagsusuri sa mga salik ng produksyon, distribusyon, at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo. When we say aghang panlipunan, sa English, ito po yung tinatawag natin na social sciences. Okay? And when we say mga salik means factors, nagsusuri sa mga factors ng produksyon, paano ba napuproduce yung mga product na meron tayo, how it is being distributed, okay? O halimbawa, yung mga mahilig mag-order sa Shopee, sa Lazada, o kung ano pa man yung mga app na kayo ay nag-o-order, kasi sa TikTok, pwede na rin kayong maka-order, okay? So, yan. And then, oh, si ano naman ang magbabasa? Oh, Kiel, nandiyan ka pa ba, Kiel? Hello, Kiel. Oo, ma'am. Oh, pakibasa, Kiel. Ang kahalagahan ng pang-araw-araw na pamumuhay, ito ay makatutulong sa pagdidesisyon kung dapat o hindi dapat bilhin ng isang particular na produkto. Masigurong maunang bilhin ang mga produkto. Bahagi ng pangangailangan na kapapaloob dito. Ang talaga ng pagtitibid ang produkto. Okay. So, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, makatutulong na tayo ay magkaroon ng tamang pagdidesisyon kung dapat ba nating bilhin ang particular na produkto o hindi. Diyan po natin may papakita yung virtud ng pagtitimpi o yung temperance. Kasi kung minsan, lalo na kung pagkain yan, ne? O, nakita mo, nag-scroll kang ganun, tapos sabi sa'yo ng commercial. O, kapag bumili ka nito, ito yung free mo. O, mayroon kang free na makukuha. So, dahil impulsive buyer ka, kapag po sinabi natin impulsive buyer, yung agad-agad nag-check out ka, okay? So, hindi mo pinag-iisipan kung talaga bang kailangan mo yon o hindi. Kasi kung minsan, busog ka na eh. Pero, dahil nakita mo lang na may free, bibili ka, okay? Kaya naman sa mga damit, pagka nakita mo na itong damit na to, mayroon siyang free na ganyan, o kahit na marami ka ng ganun na damit, bibilin mo pa rin. So, yun po yung nagiging impulsive buyer. Okay? And then, si Alexander de Assis, pakibasa po, Alexander. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagtitipid? Ang pagtitipid ay hindi paggas
gastos ng pera nang walang saysay sapagkat dapat mong malit ang buong iyong ginagawa, pagsisikap at pagtitiyag. Titiyaga. Okay. So kapag po tayo ay nagtitipid at hindi natin winawaldas. Okay? So when we say winawaldas, you spend your money in nonsense or hindi talaga ganun ka-importanteng bagay. Okay? So, ano nga ba ang nagiging bunga nito? Ano yung epekto kapag po tayo ay nagtitipid? Okay? Okay. So, si Shane Gutierrez. Hello, Shane. Nandiyan ka pa, Shane? Opo. Okay, pakibasa po. Pag-iimpok. Ang pag-iimpok ay paraan upang makapag-save o makapag-ipon ng salapi na siyang magagamit sa ating pangangailangan sa takdang panahon. Okay. So kapag po tayo ay nagtitipid or nag-iimpok, mayroon po tayong makukuhang naipon natin kapag talagang kailangan na natin ito. Katulad ng sabi nyo kanina, kapag kayo ay nag-save, mayroon kayong mahuhugot. Okay? Or mayroon kayong makukuha. Yan po ang kahalagahan ng pag-iimpok. Okay? Okay. So, paraan ng pagtitipid. Yan. O, si Matthew. Matthew, nandiyan ka pa ba? Hello, Matthew. Nag-live na siya, ma'am. Nag-live na siya. Si Kurt Sanchez, nandiyan pa? Yes, ma'am. O, pakibasa po. One, magbaon ng pagkain sa opisina o eskwela. Ikaw ba ay nagbabaon, Kurt? Yes, ma'am, sa eskwela, ma'am. Ano ang usual na baon mo? Kanin, ma'am. Saka okay. Ulam. Yan. So, mahalaga po na tayo ay magbaon. Okay? Una sa lahat, ako personally nagbabaon kami ng anak ko for personal reason, yung proper hygiene. Okay? So, kasi pagka ikaw yung nagluto, alam mo na talagang malinis yung pagkain. Hindi naman po sinasabing marumi yung pagkain sa kantin, no? Baka sabihin nyo, ay sabi ng ma'am Lon, makanya makanya. Hindi po. What I mean is, kapag po tayo ay nagbabaon, nakasisiguro po tayo na malinis po yung ating binaon na pagkain. Okay? And then, tayo po ay nakakatipid. Kasi kapag bumili po tayo sa school, kung minsan, yung 40 pesos na shawarma rice, lalong-lalo na kung malaki yung katawan mo, hindi ka pa mabubusog dun sa 40 pesos. Kumbaga parang kiniliti lang yung bituka mo dun. Okay? So, kailangan mo pang bumili ng takoyaki. Okay? O kaya, bibili ka pa ng egg sandwich. So, additional expenses sa inyo yun. So, mas maganda kung kayo ay nagbabaon. And then, number two, si Daniel Matos, nandiyan ka pa ba? Yes, ma'am. Pakibasa po. Matutong maglakad, lalo na kung malapit lang ang paroroonan. Daniel, saan ka umuwi? Maligaya pa, ma'am, malayo. Hindi mo siya nalalakad? Hindi, ma'am. Okay. Kaya ako natanong yan kasi ako, since grade 1, okay, ay nilalakad ko mula bahay hanggang sa school. Yun naman kasing school namin nung elementary. Halimbawa, from FG hanggang dun sa mayroong fiesta tabon. Yun. So, ganun yung distance nung bahay to school. Kasi nag-aaral si Ma'am Lon sa Angeles Elementary School sa Pulumbulo. So, yun yung nilalakad ko everyday. And then, hanggang sa ako ay magtapos ng college, nilalakad ko magmula bahay hanggang
Holy Angel University. So, tayo po ay huwag mahiya kung tayo po ay naglalakad. Maswerte yung mga disservice kasi nung naka-face to face tayo, nung nagtanong ako sa inyo kung sino yung sumasakay ng jeep, mayroong sumagot na, ma'am, ako po, sinusundo po ako ng tricycle. Okay? So, ibig sabihin, naka-service ka. Or yung iba naman, ma'am, ako po, nagbabike. Or yung iba naman, talagang nag-jeep. So, kung kaya naman po nating lakarin from school to bahay, mas maganda po yun kasi exercise sa inyo yun. Lalo na kayo, bata pa kayo. Okay? And then, number 3, si Tampos. Nandiyan ba si Tampos? Walang sumagot kay Tampos. Pwede po ako na lang. Ano pong pangalan? Mayshin Gutierrez po. Sige. Go ahead, Gutierrez. 3. Mas matipid na bumili sa palengke kaysa mga mall. Okay. So, mas tipid po tayo kapag tayo po ay bumibili sa palengke kesa sa mall. Kasi po, kapag mall po kayo bumili, mayroon na po siyang added na VAT. Okay? Yung value added tax. Kapag po kasi sa palengke, syempre, nandyan lang yun sa talipapa, hindi naman ganun kalaki yung VAT na binabayaran ng mga nakapwesto sa palengke. Hindi katulad sa mall, mayroon po talaga silang standard na selling price. Okay? So, hindi po ibig sabihin na porket sa mall ka bumili, mas masustansya yung gulay doon at hindi masustansya yung sa palengke. So, pareho lang po yung sustansya na makukuha ninyo. Ang mahalaga, kung saan tayo makakatipid. Okay? And then, number 4, si President Kelly. President Kelly, pakibasa. Gamitin ang load ng cellphone sa mga importanteng bagay lamang. Yan. So, kayo po ay binibigyan ng pang-load ng mga magulang ninyo. Make sure na bago kayo mag-ML o mag-TikTok o mag-YT, gawin muna ninyo yung mga assignment ninyo na pinapagawa ng mga teachers, lalo na tayo ngayon ay nasa online or modular mode of learning. Kasi kapag naubos na yung load ninyo sa ML o sa pag-TikTok, paano pa kayo makakapag-join sa mga online class? So, mas importante muna na unahin yung pag-aaral. Okay? And then, number 5, si Cyril Duncan, andyan pa? Wala na ma'am. Wala na siya. Wala na siya ma'am. Si Kagyat. Wala na lang ma'am. Si Kagyat. Wala si Kagyat. Wala na din po ma'am. Wala na rin siya. Wala na po. Si Bernardo. Wala lang. Sino yung ako na lang? Ako na lang po, ma'am. Ano pong pangalan? Ano pong pangalan? Kelly po, ma'am. Sige. Go ahead, Kelly. Kelly po. Go ahead, Kelly. Kasi nang paggamit ng TV, computer, electric fan, at iba pa. Okay. So, tayo po ay maging aware sa paggamit ng ating mga appliances sa bahay. Lalong-lalo na po ang TV. Okay? O kaya ang computer o ang laptop, ang electric fan. Mas makapubuti kung kayo man ay talagang mayroong aircon sa bahay, you can suggest to your parents na mas maganda kung inverter yung mga bibilin na appliances. Halimbawa, inverter na refrigerator, inverter na air condition, yan, makakatipid kayo dyan. Kasi, yung inverter, kapag ginagamit mo siya ng pangmatagalan, dun po umaandar yung pagtitipid. Katulad na lamang kapag inverter ang inyong air condition. So, if you will open your
air condition ng 7 a.m. until 7 a.m. hanggang 7 a.m. pa rin the following day, dun po kayo nakakatipid. Pero kung on mo lang siya tapos papatay mo, wala kayong matitipid dun. So, pag tumatagal siya, dun po umaandar yung namemenos o yung natitipid ninyo. Okay? And then, number 6, Vizcay, no? Nandiyan ka pa ba? Opo, ma'am. Pakibasa po. Sa pagsisipilyo ay gumamit ng baso. Huwag gayaan tumapon ang tubig mula sa gripo. Yan. So, conserve water. Okay? So, kapag po tayo ay magsisipilyo, siguraduhin po natin na naka-off po yung gripo o yung faucet. At hindi po yung hinahayaan na lumalabas yung tubig. Kasi sayang po yung natatapon na tubig. Or, sabi nga dyan, gumamit ng baso. Nang sa ganon, naka-off yung faucet ninyo o yung gripo. And then, kapag kayo ay magmumugna, dahil dun sa gamit yung baso na may tubig, yun po yung gagamitin. At dun na lamang po, babanlawan yung toothbrush. Okay? And then, number 7, si Gutierrez. Hello, Gutierrez. Wala na si Gutierrez. Wala na siya. Si Lay. Lay, pakibasa. Huwag pumunta imported. Okay. So, kapag po sinabi nating imported, coming from ibang bansa, hindi lang po sa USA. Basta po outside ng Pilipinas, yan po ay imported na. At kapag po imported, sigurado mayroon pong added tax yan. Okay? So, mas mayroon po siyang presyo. So, yun po yung tinatawag natin na pricey. Kasi, mas mahal siya. Okay? Yan. Pinatnubayang pagsasanay. Okay? Lay, paki-picture mo to. Paki-screenshot mo. Okay na. Oh, sige. Okay. Okay, so nakikita pa po ba yung PowerPoint? Hindi na po, ma'am. Hindi na po. Okay. So, yun po ang ating discussion for today. Patungkol po sa pag-iipot o pagtitipid, which is our lesson 5. Okay? So, si May Shane, anong section po? Kanada po. Ay, ayun na pala. Surat na pala doon. So, nag-google. Okay. Sandali. Titignan ko yung attendance ulit. So, si Alexander de Assis. And then, Andrea Kermal. Andrea Kermal. Section don mark po yan. Pati si Vizcay, no? Opo, ma. Opo, section don mark po. Okay.
Then, Daniel Matus. Ano si Matus? Ayun, Daniel Matus, Canada. Divina, Italy. Laksa, Finland. And then si Lay, Italy. Gutierrez, Canada. Pauline Aguas, Canada. Ma'am? Yes? Hindi daw po marinig ni Mayshay. Hindi marinig ni Mayshay. Pero yung iba, naririnig ako. Tama ba? Yes, ma'am. Okay. And then, Pauline Aguas, Canada. Rachel. Ma'am, ako po ba, ma'am? Na-present po ba po ako? Sandali, my dear. Nag-check ako. Wait lang. Si Rolira Boysol. Sino po si Boysol? Ako si Boysol. Ako po. Anong pangalan mo, my dear? Anong pangalan mo, my dear? Sa'yo talaga yan? Name mo talaga ako. Yan? Name mo talaga yan. Anong section? Anong section? Midland po. Midland. Okay. Okay. And then, Valentino, Italy. Kirk Sanchez, Canada. Sino pa po ang hindi ko na banggit ang pangalan? Sino pa po?